This is a work of fiction. Names, characters, business, events and incidents are the products of the author's imagination or are used fictitiously, and any resemblance to actual persons, living or dead, or actual events is purely coincidental. Mariin naman akong napapikit, at hindi ko alam kung dahil ba sa alak o sadyang nasasaktan lang ako, kasi ay bigla ko siyang niyakap ng mahigpit. Nagseselos ako, Troy, bulong ko pa. At oo, hindi rin ako makapaniwala na nasabi ko yun. Pero alam kong huli na, para bawiin ko pa. Nagulat naman ako nang maramdaman na marahan niya akong niyakap, tapos ay hinaplos niya ang likod ko na para bang pinapatahan niya ako. Sorry, hindi ko dapat sinabi yon, pasensya na, wika ko bago lumayo sa kanya. Hindi naman siya nagsalita, pero kahit pa madilim sa lugar, nakita ko na ang tingin binibigay niya sa akin ay may halong pag-aalala. Halika na, umuwi na tayo, baka lasing lang ako, kaya kung ano-ano na ang mga nasasabi ko, saad ko pa, tapos ay pilit na tumawa. Narinig ko na napabuntong hininga siya, tapos ay tumango, pero hindi pa rin nagsalita. Sumakay naman na siya ulit sa motor, at hindi na ako nagdalawang isip na sumakay din sa likod nun. Tapos ay kumapit ako sa balikat niya, bago siya nagmaneho na. Habang nasa biyahe ay mariin akong napapapikit, nang mapagtanto kung ano ang sinabi ko. Nababaliw ka na talaga, Priyam, bulong ko pa sa sarili ko. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit habang tumatagal, ay mas nagiging mahirap sa akin na pigilan itong nararamdaman ko para sa kanya. Bakit nga ba? Dahil ba mas lumalalim ito? Kung ano man ang sagot, sa totoo lang ay natatakot ako. Pagkabalik namin sa apartment, ay mabilis kong inalis ang suot na helmet at binigay yun sa kanya, na agad naman niyang tinanggap. Tapos ay nagmamadali na akong pumasok sa loob at dumiretso sa banyo para maghilamos, para kahit na papaano ay bumaba ang tama ng alak sa akin. Pwede ba tayong mag-usap? Seryosong tanong ni Troy sa akin pagkalabas ko sa banyo, sakto kasi na naabutan ko siyang nakaupo sa may hapag. Tungkol saan? Tanong ko kunwari, kahit pa ang totoo ay kinakabahan ako kasi ay may ideya nga ako kung tungkol saan ang pag-uusapan namin. Tumayo naman siya at kinuha ang isang baso ng tubig na nasa harap niya, tapos ay binigay niya yon sa akin. Salamat, may halong kaba pa rin na saad ko bago ko yon tinanggap. Doon tayo sa sala, saad pa niya bago naglakad na papunta sa sala, at agad pa siyang umupo sa sofa. Nag-aalangan man ay dahan-dahan pa rin akong naglakad at sumunod sa kanya. Alam ko naman kasi na wala akong choice, sinabi mo kanina na nagseselos ka, naisip ko lang na imposibleng magkagusto ka kay Mary, kasi bukod sa dalawang beses mo palang siyang nakaharap, naging totoo ka naman sa akin tungkol sa kasarian mo, paninimula niya, kaya sunod-sunod na paglunok ng laway ang ginawa ko. Nagkakagusto at naa-attract pa rin naman ako sa mga babae, agad na paliwanag ko pa. Sinasabi mo ba na may gusto ka kay Mary? Tanong niya. Tapos ay binigyan pa niya ako ng nanunukat na tingin. Hindi, wala, ang tanging na isagot ko na lang at napabuntong hininga pa. Alam ko na wala na rin namang sense kung magsisinungaling pa ako sa kanya. Priyam, hindi ba nangako ka na wala ng sekreto? Mababa ang boses na saad pa niya. Kaya sabihin mo sa akin, kailan pa? Tanong pa niya. Hindi ko rin alam, Troy, sobrang hina ng boses na sagot ko pa. Basta nagising na lang ako isang araw na meron ng nagbago sa nararamdaman ko. Kapag naiisip ko ang ideya na maglalabas ka ng babae sa bar na yon, parang sumisikip ang dibdib ko. Kapag naiisip ko ang ideya na may gusto ka kay Lola Agnes, sumisikip pa rin ang dibdib ko, saad ko bago na pabuntong hininga. Sa totoo lang, may isa pang rason kung bakit ayaw kong tulungan ka kay Lola Agnes, bukod sa mga sinabi ko sa iyo na rason, ang totoo ay nasasaktan talaga ako sa ideya na magiging masaya ka sa iba. Hindi ko alam, Troy, naguguluhan din ako, sunod-sunod na saad ko pa. Nakita ko na mariin siyang napapikit na parabang hindi makapaniwala sa mga naririnig. Ano ang kailangan kong gawin, Priyam?
Paano kita ituturing ngayon? Iiwasan ba kita para hindi na mas lumalim pa ang kahit na anumang nararamdaman mo? Sabihin mo sa akin kung ano ang kailangan kong gawin, kasi gusto kong mag-ingat, at hindi ko gusto na masaktan ka dahil sa akin. Kasi magkaibigan tayo, hindi ba? Nag-aalala na wika niya. Agad akong nakaramdam ng sakit dahil sa narinig, pero kahit na papaano ay may konting saya pa rin, kasi alam ko na iniisip niya ang nararamdaman ko. Hindi, Troy, umakto ka pa rin na parang kagaya ng dati. Hindi ko gusto na may magbago sa atin. Naiintindihan ko na hindi mo ako magagawang tignan ng higit pa sa isang kaibigan, pero okay lang ako kaya hindi mo kailangang mag-alala sa akin. Sorry kasi ganito ang nararamdaman ko, pero huwag naman sana tayong mailang sa isa't isa, please, pakiusap ko pa. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko, ngayon tinitignan ko siyang nakatingin sa akin na may halong pag-aalala. Troy, mas masasaktan ako kapag umiwas ka sa akin, at kapag may nagbago sa pagkakaibigan natin. Simula pa lang, alam ko naman na hindi pwede at tanggap ko yun. Kaya please, pwede bang walang magbago sa atin? Pwede bang maging kagaya pa rin tayo ng dati, yung bago mo pa malaman ang tungkol sa nararamdaman ko, mahabang saad ko pa? Napabuntong hininga na naman siya, bago mariing napapikit. Pero sa pagmulat niya ng mga mata niya ay pilit siyang ngumiti bago tumango. Hindi ko alam kung makakaya kong gawin yon, Priyam, kasi sa totoo lang, natatakot ako na makagawa ng bagay na alam kong makasasakit sa'yo, pero pipilitin ko, mababa ang boses na saad niya, dahil doon ay pilit na lang din akong ngumiti. Sorry ulit kung kailangan na maging ganito, bulong ko. Hindi mo kailangang humingi ng sorry, Priyam, hindi mo naman kasalanan kung nagbago bigla ang nararamdaman mo, seryosong sagot naman niya, mapapangiti na sana ako pero bigla siyang mayabang nang umisi. Hindi naman kita masisisi, kasi pogi na ako, tapos mabait at maalalahanin pang kaibigan, hindi ba? Kaya naiintindihan kita, pagbibiro niya na parang pinapagaan ang sitwasyon, kaya mahina akong natawa. Sige na nga lang, sagot ko. Kahit na papaano ay gumaan ang pakiramdam ko, kasi alam ko na pinipilit niya na hindi kami mailang sa isa't isa. Ang pangyayaring ito ay isa na namang patunay na sobrang buti niyang tao at kaibigan. Naging maayos naman ang mga sumunod pang araw, pansin ko na pinipilit din talaga ni Troy na ituring ako na gaya pa rin ng dati, although aminado ako na parang may konting nagbago. Minsan kasi napapansin ko na may halo ng pag-iingat ang bawat kilos niya at mga biro niya sa akin. At alam ko rin naman na dahil iniisip lang niya ang nararamdaman ko. Troy, sumakay naman tayo ng Ferris wheel, nakangiti na saad ko isang gabi habang nasa perya kami. Ang tagal ko na dito, pero wala pa akong nasasakyan sa mga rides, dagdag ko pa. Nakakahilo naman sakyan ang mga iyan, sagot niya, pero napangisi ako kasi nakita kong nag-iwas siya ng tingin. Sus, ang sabihin mo natatakot ka lang, nang aasar na wika ako, kaya tinignan niya ako ng masama. Para sabihin ko sa'yo, wala akong kinatatakutan. Totoo naman na nakakahilo lang yan, para lang yan sa mga bata at isip bata, giit naman niya, kaya mahina akong natawa. Sabi mo eh, pahingi na lang ng pera pambili ng tiket, sasakay ako, wika ko. Napabuntong hininga naman siya bago naglabas ng pera, tapos ay binigay niya yun sa akin na agad ko ring tinanggap. Tumingin pa ako sa paligid para maghanap ng pwedeng kasama. Napangiti ako nang makita si Lola Agnes sa hindi kalayuan, lalapitan ko sana siya pero naunahan ako ni Lolo Adolfo, tapos ay nakangiti pa silang naglakad palapit sa Ferris wheel. Halika, sakay tayo, nakangiti na pag-anyaya sa akin ni June maya-maya pa, siguro ay napansin niya na wala akong kasama. Sige halika, nakangiti at excited na sagot ko naman. Napalingon pa ako kay Troy na napailing lang, bago sumabay kay June at naglakad na kami papunta sa Ferris wheel. Ako na ang bibili ng tiket, binigyan naman ako ng pera ni Troy, saad ko pa pagkalapit namin. Hindi na, Priyam, binigyan naman ako ng sweldo ng tatay ni Agnes kanina, libre ko na ito, nakangiti na saad niya,
kaya nagkibit na lang ako ng balikat bago tumango. Nang makabili siya ng tiket, ay pumila na kami, hanggang sa nakasakay na nga kami at nagsimula na itong umikot. Salamat sa pagsama sa akin dito, June, nakangiti na saad ko pa. Sus, para saan pat naging magkaibigan tayo, sagot niya. Napangiti na lang ako, kasi napagtanto ko na isa si June sa mga tao na naging kaibigan ko rin talaga sa panahon na ito. Hindi kami madalas na mag-usap, pero kapag nakasama namin siya nina Troy, ay napansin ko na mabuti rin talaga siyang tao, at masipag pa. Iyong si Troy, hindi yun papayag na sumakay dito, natatakot yun, natatawa na saad pa niya, kaya natawa rin ako bago tumango. Napansin ko nga, isipin mo, ang daming natatakot sa kanya pero natatakot siyang sumakay sa ganito, sagot ko naman. Priyam, may tatanong sana ako, seryosong saad pa niya pagkatapos ng ilang minutong katahimikan, kasabay nun ay ang paghinto ng Ferris wheel, at sumakto kami sa pinakataas. Ano yun, tanong ko naman pabalik. Sa tingin mo ba, mali kung magkagusto ako sayo, wika niya, dahil sa narinig ay agad akong naubo at gulat pang napalingon sa kanya. Anong klaseng tanong ba yan, wika ko at pilit pang tumawa. Ang una kasing pumasok sa isip ko ay baka nagbibiro lang siya. Hindi ko rin maintindihan, Priyam, mula pagkabata alam ko sa sarili ko na lalaki ako, at ni minsan ay hindi ko kinwestiyon yon, pero sa tuwing kausap o kasama kita, parang ang gan lang ng lahat. Alam mo yon, napakabuti mo kasing tao. Sa totoo lang hindi rin ako sigurado sa nararamdaman ko ngayon, sobra akong nalilito. Pero aminado ako na masaya talaga akong kasama ka, mahabang saad pa niya. Agad naman akong natahimik kasi ay hindi ko alam ang isasagot ko sa sinabi niya. Biglang bumalik sa akin yung sinabi ni Troy noon na mapagbigay daw itong si June sa mga kagaya ko. Pero ni minsan, wala naman akong nakita o napansin na kakaiba kay June. Gaya ng sinabi ko, puro kabutihan ang nakita ko sa kanya. Ni hindi ko nga siya nakitang lumapit sa mga babae at binabae na madalas kung magpakita ng motibo sa kanila ni na Troy, mas lalong hindi ko siya nakita o narinig na may binastos na ibang tao. Baka naman naguguluhan ka lang sa nararamdaman mo, June, mababa ang boses na saad ko, pagkaraan ng ilang minuto. Baka nga, Priyam, pasensya ka na, kalimutan mo na lang ang sinabi ko, saad niya tapos ay peke pang tumawa. Binalot na naman kami ng ilang minutong katahimikan pagkatapos nun. June, may tanong ako, saad ko maya-maya pa. Tumingin naman siya sa akin na parang hinihintay ang sunod kong sasabihin. Sinabi mo kanina na mula pagkabata, alam mong lalaki ka at hindi kailanman naging question yun sa'yo. Pero posible o imposible ba talaga na magkagusto ang mga gaya mo sa, alam mo na, mga kagaya ko, may halong ka ba na tanong ko? Hindi ko tinanong ito kasi ay gusto ko siyang bigyan ng chance, tinanong ko ito, para malaman kung may chance ba na magustuhan din ako ni Troy. Bakit naman hindi, nakangiti at malumanay na saad niya. Alam mo kasi para sa akin, wala namang pinipiling kasarian ang pagmamahal. Hindi rin natin mapipili kung sino ang magugustuhan natin, basta kusa na lang natin itong mararamdaman. Sa pagmamahal kasi, hindi naman dapat pisikal o panlabas ang tinitignan natin, dapat ay yung kabutihan ng tao, mahabang dagdag pa niya. Dahil doon ay agad akong napangiti, para akong nagkaroon ng pag-asa kay Troy, pero agad ko ring iwinaksi ang ideyang yun sa isip ko, dahil nga alam ko na mali. Magkaibigan pa rin naman tayo, hindi ba? Tanong pa niya, kaya ngumiti na lang ako at tumango. Pagkatapos nun ay napalitan na ang usapan namin, bigla kasi siyang nagbiro, kaya habang nakasakay kami sa Ferris wheel, ay nagtatawanan lang kaming dalawa sa dami ng kwento niya. Mukhang nag-enjoy kayo masyado ah, saad ni Troy pagkababa namin ni June sa Ferris wheel na nagtatawanan pa rin. Oo pare, iba talagang kasama itong pinsan mo, ayos din eh, natatawa na saad ni June. Ikaw kaya itong puro biro, ang sakit tuloy ng tiyan ko kakatawa, nakangiti na sagot ko naman,
Bahagya pa akong napalingon kay Troy na nakataas ang isang kilay habang palipat-lipat ang tingin sa amin ni June. June, sakay ulit tayo sa Ferris wheel bukas ah, ako naman ang manlilibre sayo. Hindi ko pa nagagastos yung bigay ni Troy eh, wika ko na lang. Walang problema, aasahan ko yan, nakangiti na sagot naman niya. Priyam, Troy, sabay-sabay pa kaming napalingon sa tumawag sa amin, tapos ay napatayo ako ng maayos nang makita si Lola Agnes na nakangiting naglalakad palapit, kasama pa niya si Lolo Adolfo. Iimbitahan ko lang sana kayong dumalo sa kaarawan ko, nakangiti na wika niya nang makalapit na. Saglit akong natigilan at napaisip, tapos ay agad na napangiti nang maalala na saktong January 1 ang birthday niya. Sa New Year, January 1, nakangiti na wika ko, kaya kumunat ang noo niya. Paano mo nalaman, kuryoso na tanong pa niya, bigla akong napalingon kay Troy dahil doon. Ah, parang nabanggit ni Troy sa akin kailan lang, pagsisinungaling ko, kahit pa wala namang sinabi sa akin si Troy. Mahina namang natawa si Agnes dahil doon. Mabuti at naalala niya, eh lagi niyang nakakalimutan ang kaarawan ko, kahit pa yun na ata ang pinakamadaling tandaan sa lahat ng kaarawan, wika niya. Paano, aasahan ko kayo ah, kahit na kumain at sumaglit lang kayo, dagdag pa niya. Napalingon naman ako kay Lolo Adolfo nang umiti lang sa akin bago marahang tumango, tapos ay nagpaalam na sila ni Agnes na aalis na. Umuwi na rin tayo, saad naman ni Troy, tapos ay naglakad na siya paalis na hindi man lang hinihintay ang sagot ko. Mauuna na rin kami, bukas na lang ulit, agad na wika ko naman kina June, ngumiti lang sila at tumango, tapos ay hinayaan na nila akong sundan si Troy. Ang aga pa masyado Troy, gusto ko pa sanang subukan ng ibang rides doon sa perya eh, saad ko. Edi bumalik ka doon, nandoon naman si June, masungit na sagot niya, kaya bahagya akong napanguso. Teka, nagseselos ka ba, natatawa na saad ko. Asa ka naman, masungit pa rin na saad niya, tapos ay saglit na huminto sa paglalakad para harapin ako. Priyam, kilala ko si June kasi matagal ko na siyang nakakasama, at ni minsan, hindi ako kailanman nagtiwala kahit na kanino sa kanila, seryosong saad niya. Marahan akong tumango, alam ko naman kasi ang rason kung bakit. Dahil nga sa mga nangyari sa kanya noon, kahit pasabihin na nagkaroon ulit siya ng mga kaibigan ay hirap pa rin siyang magtiwala. Pero gaya rin ang sinabi niya, ako ang unang tao na pinagkatiwalaan niya ulit pagkatapos ng maraming taon. Alam mo sa nakikita ko, mabuting tao naman si June eh, hindi mo siya kailangang pagkatiwalaan kung hindi mo kaya, pero maniwala ka, walang mangyayari na hindi maganda, saad ko naman. Nag-aalala lang ako na baka masaktan ka lang sa huli Priyam, wika naman niya. Sa tuwing kasama ko sila sa inuman noon, kung sino-sinong mga binabae ang inuuwi niya kapalit ng pera, alam ko naman na hindi ka ganong klase ng tao, pero nag-aalala ako na baka mahulog ka sa kanya at masaktan ka lang sa huli, saad pa niya. Napabuntong hininga naman ako, bago napangiti. Ang akala ko pa naman nag-aya kang umuwi, kasi apektado ka na magkasama sina Lolo Adolfo at Lola Agnes, ako pala ang iniisip mo, wika ko. Iyon pa, bakit sinabi mo na ako ang nagsabi sa'yo kung kailan ang kaarawan niya, baka mamaya isipin pa ng mga iyon na pinag-uusapan natin sila, masungit na giit ulit niya. Pinag-uusapan naman talaga natin sila, may halong pang-aasar na wika ko. Pero nang tinignan niya ako ng masama ay agad akong umiti at nag-peace sign. Sorry na, ikaw lang naman kasi ang naisip kong dahilan. Alangan namang sabihin kong, alam ko kung kailan ang kaarawan niya kasi magiging apo niya ako sa hinaharap hindi ba, paliwanag ko. Napabuntong hininga na lang siya ulit bago tumango, siguro ay napagtanto niya na may punto naman ako. Makinig ka Priyam, hindi kita pipigilan na makipagkaibigan o magkagusto sa iba, lalo na kung doon ka magiging masaya, pero huwag kang masyadong magtitiwala kay June, mahinahon na saad pa niya. Binigyan ko siya ng nanunukat na tingin, tapos ay makahulugan na naman akong ngumisi.
Bakit pakiramdam ko nagseselos ka, saad ko, kahit pa ang totoo ay balak ko lang namang asar. Wow Priyam, ikaw na nga lang ang inaalala ko, ganyan pa ang sasabihin mo. Tandaan mo na hindi ka babae, at mas lalong hindi ka maganda, kaya itigil mo yung pagpapantasya mo, singhal naman niya sa akin kaya agad akong napangiwi. Nagbibiro lang ako, grabe ka naman mang trash talk, sagot ko naman, tapos ay nagkatinginan pa kami at sabay na natawa ng malakas na parang mga baliw. Sige, aaminin ko na nagseselos ako, wika pa niya pagkaraan ng ilang segundo, kaya agad akong napalingon sa kanya. Kasabay nun ay ang mabilis at malakas na pagtibok ng puso ko. Kasi ako lang dapat ang matalik mong kaibigan, at bukod sa nag-aalala talaga ako sa'yo kasi nga ay kilala ko siya, ay naiinis din ako sa ideya na nagkakasundo kayo, na nagtatawanan pa, pero kapag ako ang kasama mo, ganito tayo lagi, parang aso't pusa, paliwanag niya. Muli naman akong natawa dahil sa narinig. Huwag po kayong mag-alala, kahit na anong mangyari, hindi magbabago ang katotohanan na best friend tayong dalawa, kaya huwag na po kayong masungit at magselos, kasi nakakapangit yan, natatawa na saad ko naman. Nakakapangit ang pagsusungit at pagseselos, nakakunot ang noo na tanong niya, kaya nakangisi akong tumango. Ah, buong buhay mo siguro nagsusungit at nagseselos ka, saad pa niya bago tumalikod na at naglakad paalis. Literal naman akong napanganga dahil sa narinig. Hoy, ang kapal ng mukha mo, sigaw ko bago tumakbo para habulin siya. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko pero agad akong tumalon sa likod niya at nagpapasan sa kanya. Nagulat naman siya sa ginawa ko, lalo na nang nakapasan na ako sa kanya ay pinitik ko pa siya sa tenga, pero sa huli ay malakas na lang ulit kaming nagtawanan, tapos ay mabilis siyang tumakbo pabalik sa apartment habang pasan pa rin niya ako. Sobra naman akong kinilig sa nangyari. At kahit na papaano, kahit na alam kong hindi niya masusuklian ang nararamdaman ko para sa kanya, ay masaya pa rin ako na ganito kami. Matagal pa ba yan, nagugutom na ako, saad ni Troy sa sumunod na araw, habang nakaupo siya sa sofa sa sala at ako naman ay busy sa kusina. Eh kung tinulungan mo sana ako, eh di sana ngayon kumakain na tayo, reklamo ko naman, habang napapangiwi kasi ay tumatalsik ang mantika ng piniprito kong isda. Magsasalita pa sana siya, pero hindi na niya nagawa kasi ay may kumatok sa nakasarang pinto. Napalingon ako doon at nakita kong tumayo naman siya para buksan yon. Tapos ay agad na kumunat ang noo ko nang makita si June na nakangiti, habang may dala pang dalawang supot ng cotton candy. Anong ginagawa mo rito? Tanong ni Troy. Nanggaling ako kina Agnes, tapos naalala ko na paborito ni Priyam ang cotton candy kaya binilhan ko na siya doon at dumaan na ako dito, nakangiting sagot niya. Nako, salamat June, agad na wika ko naman. Tuloy ka muna, malapit na rin akong matapos dito sa kusina. Kumain ka na ba? Kung hindi pa sumabay ka na sa amin ni Troy, mahabang saad ko pa. Muntik na akong natawa nang makita si Troy na napasimangot, pero hindi naman siya nagsalita at hinayaan si June na pumasok nga sa loob. Hinayaan ko naman sila na magkwentuhan muna sa sala, hanggang sa natapos na ako't naihapag na ang pagkain sa mesa. Kumain na tayo, nakangiting pag-anyaya ko pa sa kanila, at halos sabay naman silang tumayo at lumapit. Salamat ulit sa cotton candy June, wika ko pa nang nagsimula na kami. Wala yun, sagot niya tapos ay napakamot pa sa batok. Sa totoo lang, itatanong ko sana sa'yo kung gusto mong sumama sa akin sa plaza mamaya, may sayawan kasi doon, nahihiya na wika niya. Hindi siya pwede, walang pag-aalinlangan na sagot ni Troy, kaya sabay kaming napalingon ni June sa kanya. Bakit naman hindi, agad na tanong ko pa. Hindi mo ba alam na delikado sa plaza kapag may sayawan? Laging nagkakaroon ng gulo doon, saad niya. Ako ang bahala sa kanya pare, hindi ko naman hahayaan na may mangyaring hindi maganda sa pinsan mo, kaya hindi mo kailangang mag-alala, nakangiti na saad ni June, na parabang desidido siyang mapapayag si Troy na hayaan ako. Bakit siya lang ang inaaya mo kung ganun, tanong ni Troy na nagtaas pa ng isang kilay.
Kung kasama ako at sa akin siya sasabay, papayag ako, dagdag pa nito. Hindi naman nakapagsalita si June na parang napahiya, pero pilit lang siyang ngumiti. Okay lang ako, agad na saad ko naman, kaya sabay silang napalingon sa akin. Nagbibiro lang si Troy June, sige magpunta tayo sa plaza mamaya, dagdag ko pa. Tinignan ako ng masama ni Troy na parang hindi niya nagustuhan ang sinabi ko. May gusto ako sa pinsan mo Troy, wika pa ni June, bigla akong naubo sa narinig, si Troy naman ay naibuga ang tubig na nasa bibig niya. Alam ko na masyadong mabilis para sabihin ito, at ang akala ko ay nalilito lang ako sa nararamdaman ko, pero totoo na may gusto ako sa kanya, kaya gusto ko sana siyang isama sa plaza, para makapag-usap kami at mas makilala pa namin ang isa't isa, mahabang saad pa niya. Troy, alam ko na wala kang tiwala sa akin, dahil sa mga nagawa ko noon, yung pagbibigay sa mga binabae kapalit ang pera, kaya naiintindihan ko kung nag-aalala ka sa pinsan mo. Pero Troy, nagbago na ako, alam ko na mali at hindi ako masaya sa naging nakaraan ko. Gayunpaman, hindi ko yun ikakahiya, kasi alam ko na sa mga pagkakamaling iyon ako natuto. Kaya sana mabigyan mo rin ako ng pagkakataon na mapatunayan ko ang sarili ko sa pinsan mo, seryosong saad pa niya. Literal naman akong napanganga at hindi nakasagot, hindi ko kasi in-expect na sasabihin ito ni June, gayong ang alam ko ay maayos na kaming nakapag-usap kagabi habang nakasakay sa Ferris wheel. Hindi naman nagsalita si Troy, pero nakita ko sa reaksyon niya na hindi pa rin siya masaya sa narinig. Troy, okay lang talaga ako, hindi mo kailangang mag-alala sa akin, nakangiti at mahinahon na saad ko pa. Bahala kayo sa mga buhay niyo, masungit na saad naman niya bago uminom ng tubig, at tumayo na. Tapos ay naglakad na siya papasok sa kwarto niya na hindi man lang nakakalahati ang pagkain sa plato. Pasensya na June, overprotective lang talaga sa akin si Troy, alam mo na, para na niya akong kapatid. Kaya hindi naman natin siya masisisi kung bakit ganito siya kahigpit sa akin, saad ko pa. Naiintindihan ko naman Priyam, kagaya ng sinabi ko ay nakita kasi niya ang mga pagkakamali ko noon, kaya naiintindihan ko kung bakit nag-aalala siya sa'yo. Pero maniwala ka, wala talaga akong masamang intensyon, gusto ko lang na mas makilala ka pa, mahinahon na saad naman ni June, kaya pilit na lang akong ngumiti. Pero June, hindi ba pwedeng maging magkaibigan na lang tayo? Wala pa kasi talaga sa isip ko ang ganyang mga bagay. Mababa ang boses na saad ko pa, mahina naman siyang napabuntong hininga bago tumango. Hindi ko naman hinihiling na maging tayo agad Priyam, gusto ko lang nabigyan mo ako ng pagkakataon na mapatunayan ang sarili ko sa'yo, na mas magkakilala pa tayo, saad niya. Paano, tuloy tayo sa plaza mamaya ah, dadaanan kita. Nakangiti na saad pa niya. Muli na lang akong napabuntong hininga, bago tumango. Kanina ka pa nakasimango Troy, pwede ka namang sumama sa amin kung gusto mo, saad ko kinagabihan, habang nakaupo sa sofa at hinihintay na dumating si June. Alas 7 na yon ng gabi, nakaligo at nakapagbihis na rin ako. Edi hindi kayo nag-enjoy ng June na yon, masungit na sagot niya tapos ay napailing pa. Alam mo, kapag may nangyaring hindi maganda sa'yo, huwag mong sasabihin na hindi kita binalaan, napapailing na dagdag pa niya bago uminom sa isang bote ng beer na hawak niya. Hindi na ako nakapagsalita, kasi ay may kumatok na sa nakasarang pinto. Mabilis naman akong tumayo, para buksan yon, at agad kong nakita si June. Halika na, nakangiti na saad niya, kaya tumango ako. Ihahatid ko rin siya pauwi bago mag-alas 12, wika pa niya, ang kinakausap ay si Troy na ngayon ay nakasimangot habang nakatingin sa amin. Anong alas 12, ibalik mo siya dito bago mag-alas 8, masungit na sagot naman ito, kaya sabay kaming napangiwi ni June. Alas 7 na Troy, sana sinabi mo na lang na hindi ako pwedeng umalis hindi ba, reklamo ko. Sinabi ko naman kanina, pero hindi ka lang nakinig, singhal niya, bahagya akong napanguso kasi ay may punto naman siya. Uuwi ako bago mag-alas 10, okay na ba, tanong ko naman.
Bahala kayo, lumayas na nga kayo sa harap ko, saad naman niya. Mahina na lang akong natawa, bago kami nagpasya ni June na maglakad na paalis. Sumakay lang kami ng jeep ni June, pero okay lang naman sa akin yun. Habang nasa biyahe ay nagkukwentuhan kami, at ang dami niyang kwento o mga tanong tungkol sa akin, na para bang sinusubukan talaga niya na mas makilala pa namin ang isa't isa. Nang makarating naman kami sa plaza, ay sobrang dami ng mga tao. Maliwanag ang buong paligid, at malakas ang indek ng pangsayaw na musika. Masaya ako na pinaunlakan mo ang pag-anyaya ko, Priyam, nakangiti na saad pa ni June sa akin. Sus, para saan pat naging magkaibigan tayo, nakangiti na sagot ko naman, binabalik ko sa kanya ang sinabi niya sa akin noong gabi na sinamahan at nilibre niya ako sa pagsakay sa Ferris wheel. Agad naman kaming humanap ng mauupuan, tapos ay nagpasya na doon na lang magkwentuhan, habang maraming tao ang nasa gitna mismo ng plaza at nagsasayawan. Hindi ko alam kung gaano kami katagal lang na nakaupo doon, hanggang sa pakiramdam ko ay nauubusan na kami ng pinag-uusapan at naiinip na ako. Hindi kagaya ng kapag si Troy ang kasama ko, kahit na walang nagsasalita sa amin ay hindi ako nakakaramdam ng pagkainip. Alam ko naman na hindi ko sila dapat pinagkukumpara, kasi ay magkaiba sila. Pero hindi ko lang maiwasan na hindi gawin yon. Gusto mo bang sumayaw tayo? Tanong ko na lang sa kanya pagkalipas ng ilang minutong katahimikan. Hindi ako marunong sumayaw, Priyam, natatawa na sagot niya, kaya agad akong napangiwi. Hindi rin naman ako marunong sumayaw, pero sa panahong kinalakihan ko, medyo marami na rin naman akong napuntahang mga bar na may disco. Hindi naman kailangan na magaling ka, saad ko, bago pa siya makasagot ay hinila ko na siya papunta sa may gitna. Natawa na lang siya sa huli, at pinagbigyan na lang niya ako. Tapos ay pareho kaming sumayaw habang sinasabayan ang masayang musika. Nagulat ako maya-maya pa, kasi may tumulak sa akin, dahilan kung kaya't bigla akong nawala ng balanse at napaupo sa lapag, imbes na tulungan ay pinagtawanan pa ako nung lalaki na tumulak sa akin. Anong problema mo ha? Narinig kong sigaw ni John tapos ay walang preno niyang sinuntok sa mukha yung tumulak sa akin. Dahil doon, ay biglang umingay at nagkagulo sa lugar. Para akong nagugat sa kinauupuan ko, hindi ko alam kung paano tatayo at kung saan tatakbo, hinanap ng mga mata ko si June, pero sa dami ng nagkakagulong mga tao ay hindi ko siya makita. Sa huli ay marinig na lang akong pumikit at tinakpan ang ulo ko gamit ang mga kamay ko para protektahan ito. Maya-maya pa ay naramdaman kong may yamakap sa katawan ko, tapos ay hinila ako nito patayo at paalis sa lugar. Agad akong lumingon sa pag-aakalang si June yun, pero nagulat na naman ako nang makita si Troy. Hindi ba't sinabi ko na magulo dito sa plaza kapag may ganitong kasiyahan, hindi ka kasi marunong makinig. Paano kung hindi ko kayo sinundan dito, eh dinasaktan ka na, masungit na saad niya sa akin nang medyo nakalayo na kami sa lugar. Priyam, napalingon naman ako kay June na hinihingal habang tumatakbo palapit sa amin, kaya hindi na ako nakasagot pa sa sinabi ni Troy. Nawala ka sa paningin ko, kanina pa kita hinahanap doon, hingal pa rin na saad niya pagkalapit. Paano ko ipagkakatiwala sa iyo ang pinsan ko gayong hindi mo naman pala siya kayang protektahan, tanong ni Troy na nagtaas pa ng isang kilay. Troy, hindi naman niya kasalanan, ang daming tao doon eh, saad ko. Napailing na lang si Troy na parang hindi makapaniwala na pinagtatanggol ko pa si June, totoo naman kasi ang sinabi ko na wala siyang kasalanan. Although hindi ako pabor sa ginawa niya na sinuntok pa niya yung tumulak sa akin, yun kasi ang dahilan kung bakit mas nagkagulo pa. Uuwi na tayo, Priyam, saad pa ni Troy. Sumama ka na sa pinsan mo, Priyam, pasensya na talaga, saad naman ni June na pilit pang ngumiti. Pasensya na rin pareng Troy, saad pa niya. Okay ka lang ba dito, tanong ko naman. Didiretso na rin ako pauwi niyan, sige na't mauna na kayo, sagot niya. Sa huli ay napabuntong hininga na lang ako at tumango, tapos ay hinila na ako ni Troy paalis doon, at dumiretso na kami sa kung saan nakaparada ang motor niya.
Nakasimangot at mukhang nagagalit pa rin si Troy sa akin kahit nang makauwi na kami. May parte sa akin ang natutuwa, kasi nga alam kong concerned siya sa akin, pero syempre ay hindi ko naman gustong ipakita sa kanya yon, baka kasi kung ano ang isipin niya at baka mas magalit pa siya sa akin. Bakit nga pala sumunod ka doon, Troy? Akala ko ba ayaw mong sumama? Tanong ko nang makapasok na kami sa loob ng apartment. Sana nga hindi na lang ako sumunod, nang natuto ka sa katigasan ng ulo mo, masungit pa rin na wika niya, saglit naman akong natigilan tapos ay lihim na napangisi, pero hindi ko ulit yun pinakita sa kanya, imbes ay umakto ako na parang malungkot. Pinagdadasal mo ba na sana, nasaktan ako doon, para lang mapatunayan mo na tama ka at mali ako? Kunwari ay malungkot ang boses na tanong ko, agad naman siyang napalingon sa akin tapos ay umawang ang bibig niya. Alam ko naman ang mali ako, Troy, at sorry ulit, sorry din kung naabala pa kita, dagdag ko pa. Priyam hindi sa ganun, frustrated na saad niya tapos ay napapunas pa ng mukha gamit ang kanang kamay. Pasensya na sa nasabi ko, naiinis lang naman kasi talaga ako na hindi ka nakikinig sa akin, e ikaw lang naman ang iniisip ko. Pero hindi ko kailanman ipagdadasal na masaktan ka, dagdag pa niya. Naiintindihan ko, Troy, pasensya na ulit, kunwari ay malungkot pa rin ang boses na saad ko, bago umupo sa may sofa at bahagya pang yumuko. Muntik na akong napangiti nang agad siyang umupo sa tabi ko. May masakit ba sa'yo, natamaan ka ba ng mga nagkakagulo kanina doon, tanong pa niya, pero umiling lang ako. Gusto mo ba ng tubig, may halong pag-aalala na tanong pa niya, kaya marahan akong tumango. At saka cotton candy, sagot ko pa, bigla siyang natigilan kaya agad akong napalingon sa kanya, tinaasa naman niya ako agad ng isang kilay. Teka, ginagamit mo ba itong nangyari para utusan ako, hindi makapaniwala na tanong niya. Pinagtitripan mo ba ako, Priyam, tanong pa niya tapos ay agad na napatayo, hindi ko naman na napigilan ang sarili ko, malakas akong natawa dahil sa reaksyon niya. Nagbibiro lang ako, Troy. Masyado ka naman kasing seryoso at nagsusungit, okay lang ako, saad ko. Pero hindi pa rin tama ang ginawa mo na pinagsabihan mo si June, hindi naman niya kasalanan ang nangyari. At isa pa, ako naman ang kusang sumama sa kanya doon eh, dagdag ko pa. Muntik ka na ngang mapahamak, pinagtatanggol mo pa, singhal ulit niya bago naglakad paalis. Teka lang, saan ka pupunta, ang aga pa para matulog, wika ko. Ikukuha ko po kayo ng tubig, mahal na hari, sarkastiko na sagot niya, napakagat naman ako sa ibabang lobby ko at agad na napangiti. Pagkakuha niya ng tubig ay bumalik naman siya agad sa sala at binigay niya sa akin iyon. Salamat, saad ko bago tinanggap iyon at uminom ng konti. Inom tayo ng beer gusto mo, maaga pa naman para matulog, tanong ko pa. Magpahinga ka muna saglit, tapos pupunta tayo sa perya, saad niya. Anong gagawin natin doon, agad na tanong ko naman. Sasakay tayo doon sa pambatang rides na gustong gusto mong sakyan, Priyam, para hindi ka na nagpapasama sa mga tao na baka gulo lang ang magiging dulot sa buhay mo, masungit pa rin na saad niya. Mas lalong lumawak ang ngiti ko dahil sa narinig. Okay na ako, halika na, excited naman na saad ko bago mabilis na tumayo at nagsimula ng maglakad palabas ng apartment, napailing naman siya pero sinundan din niya ako agad. Hindi maalis ang ngiti ko hanggang sa makarating na kami sa perya, agad nga akong dumiretso sa bilihan ng tiket para pumila. Ang kaso mukhang maling desisyon na nagmadali ako, kasi ay nakasabay namin sina Lola Agnes at Lolo Adolfo. Sasakay din kayo, tanong ni Lola Agnes na nakakunot ang noo, tapos ay napalingon pa kay Troy. Hindi ba mula pagkabata natatakot kang sumakay sa ganito, kasi sabi mo masyadong mataas, tanong pa niya, muntik na akong natawa nang makitang namula ang magkabilang tenga ni Troy dahil doon. Hindi ako natatakot, pambata lang kasi yan masyado. Medyo nauutal na sagot naman niya at nag-iwas pa ng tingin. Pigil na pigil ang pagtawa ko dahil sa nangyayari, na unang makabili ng tiket sina Lola Agnes at Lolo Adolfo, tapos ay pumasok na sila tinalalayan para makasakay.
Sumunod naman kami agad ni Troy, medyo nakonsensya nga ako kasi ay nakita ko na namumutla na ngayon ang mukha niya. Mukhang natatakot ka Troy, pwede naman tayong umatras kung gusto mo, nakangiti na saad ko nang makasakay na rin kami, tapos ay dahan-dahan nang umikot ang Ferris wheel. Hindi nga sabi ako natatakot, naiinis na wika naman niya. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko, pero nang nasa medyo mataas na kami ay gumalaw ako ng ilang beses, dahilan kung bakit gumalaw din ang sinasakyan namin. Teka, hindi ata gaanong maayos ang pagkakagawa nila dito, parang hindi safe. Hindi kaya biglang matanggal ito tapos mahulog tayo, tanong ko kunwari, habang gumagalaw pa rin. Hayop na yan, itigil mo nga ang kagagalaw mo, mas lalo tayong mahuhulog sa kalikutan mo, may halong kaba na saad niya sa akin, pero nakangisi ko lang siyang tinignan. Akala ko ba hindi ka natatakot, natatawa na tanong ko naman, dahil doon ay mariin siyang pumikit bago huminga ng malalim na parang pinapakalma ang sarili. Sige na, oo na, natatakot ako, bulong naman niya. Kasabay nun ay bigla kaming huminto sa pinakataas, medyo malakas ang hangin kaya naman kahit hindi ako gumalaw, ay medyo gumagalaw ang sinasakyan namin. Teka lang bakit gumagalaw pa rin, mahuhulog na ata tayo Priyam, sigaw pa niya na parang isang bata, kaya malakas akong natawa. Pero agad ding nahinto ang pagtawa ko nang mapansin na namumutla na talaga siya, kaya naman agad kong hinawakan ang kamay niya. Ramdam ko na sobrang lamig nun, tapos ay gulat siyang napalingon sa akin dahil sa ginawa ko. Ang akala ko nga ay aalisin niya ang pagkakahawak ko, pero imbes na gawin yon, ay hinigpitan lang niya ang pagkakasaklop ng kamay namin. Hindi tayo mahuhulog Troy, huminga ka lang ng malalim, tapos piliti na mag-enjoy, mahinahon na saad ko naman. Marahan siyang tumango, bago muling huminga ng malalim. Kahit na papaano ay napansin kong kumalma naman siya, nang magsimula na ulit umikot ang Ferris wheel. Ano, okay ka na ba? Mababa ang boses na tanong ko habang patuloy sa marahang pag-ikot ang Ferris wheel, pilit naman siyang ngumiti bago tumango. Hindi ba't sinabi ko naman na masaya sumakay sa ganito, hindi ko ba kasi maintindihan kung bakit natatakot ka, dagdag pa niya. Ang daming nababalita na nahuhulog sa ganito at namamatay Priyam, kaya paano ako hindi matatakot, sagot niya. At ikaw pa talaga ang nagsabi niyan ha, ikaw mismo na sinabi rin sa akin na hindi natatakot mamatay, sagot ko. Alam mo kasi Troy, hindi naman masama na kung minsan, aamin tayo na natatakot tayo. Hindi naman kabawasan yun sa pagiging tao at lalaki mo. Kasi tao tayo, at normal lang sa mga tao na matakot, mahinahon na dagdag ko pa. Alam mo ba, noong bata ako, natatandaan ko na si Lola Agnes ang kasama ko sa unang pagsakay ko sa Ferris wheel, nakangiti na pagkukwento ko pa, kaya napalingon siya sa akin na parang interesado sa sasabihin ko. Natatakot din ako noon, pero sinabi niya na kapag natatakot daw ako, isipin ko lang ang mga masasayang bagay na nangyari sa buhay ko, o mga masasayang bagay na gusto kong mangyari, pagkatapos ay tumingala ako tumiling sa mga makikislap na mga bituin, na magkatotoo ang mga hiling na yun, mahinahon na dagdag ko pa. Akmang magsasalita pa sana ako, pero hindi ko na nagawa, kasi ay naramdaman ko na mas lalo pang humigpit ang pagkakahawak niya sa kamay ko. Bumaba ang tingin ko doon, tapos ay tinignan ko rin siya sa mukha. Napangiti ako nang makita na nakatingala siya at nakatingin sa mga bituin na parabang sinusunod niya ang sinabi ko. Anong hiniling mo? Mababa ang boses na tanong ko pa, napalingon naman siya sa akin bago tipid na umiti. Gusto kong humiling na sana, hindi na matapos ang ganito, na sana kasama kita lagi, kasi kahit na nakakainis madalas ang mga pagsagot mo sa akin, matalik pa rin kitang kaibigan. At ikaw lang ang unang tao na nagawa akong pasakayin sa ganito, sagot niya. Pero hindi yun ang hiling ko, dagdag pa niya bago muling tumingin sa mga bituin. Hiniling ko na sana, makabalik ka ng maayos sa panahon mo, kasi alam ko na marami ka pang gustong patunayan. Kasi sobrang dami kong natutunan sa pagdating mo sa buhay ko Priyam, at isa doon ay, hindi dapat makasarili ang isang kaibigan.
Kahit pa masaya ko ng sobra na nandito ka, at kahit pagaano ko kagusto na manatili ka sa tabi ko habang buhay, maniwala ka man at sa hindi, alam ko sa sarili ko na magiging masaya ako, kapag nagawa mo ang lahat ng gusto mong gawin sa buhay mo, puno ng sinseridad na dagdag pa niya. Bahagyang umawang ang bibig ko dahil sa narinig, kasabay nun ay ang mabilis at malakas na pagtibok ng puso ko. Kapag ganito siya sa akin, hindi ko maiwasan ang sarili ko na mas mahulog pa sa kanya. At natatakot akong mangyari yun, kasi natatakot din ako na sa pag-alis ko rito, ay mas maging masakit lang ang lahat. Pero tandaan mo, magtagumpay ka man, mananatili ang kahit na anong pakiramdam sa puso mo. At habang buhay mo yung dadalhin, bilang aral. Iyon ang sinabi sa akin ni Mahakali bago niya ako dalhin sa panahong ito. Kaya alam ko na kahit pa makalimutan man namin ni Troy ang isa't isa kapag natapos na ang lahat ng ito, yung nararamdaman ko sa kanya ay mananatili sa puso ko. Ngayon ay malinaw na sa akin yun, kasi nga isa sa mga aral na gusto ni Mahakali na matutunan ko, ay ang pahalagahan ng oras. At bawat oras na kasama ko si Troy ngayon ay mahalaga sa akin, lalo na't alam ko na limitado lang ang lahat. Dapat humiling ka ng para sa sarili mo, Troy, mababa ang boses na saad ko naman, kasabay nun ay muling huminto ang Ferris wheel sa pinakataas. Hindi ko alam kung bakit laging ikaw ang naiisip ko, seryosong wika naman niya, dahil doon ay agad kaming nagkatitigan. Ang dami kong nakitang emosyon na naglalaro sa mga mata niya, at hindi ko alam kung bakit. Hindi ko alam kung bakit hindi ko gusto na masaktan ka, hindi ko rin alam kung bakit gusto ko na lagi ka lang masaya. Ni hindi ko na maintindihan kung bakit ngayon, ikaw ang gusto kong unahin sa lahat ng bagay, mahabang dagdag pa niya, pero mababa ang boses at puno pa yon ng sinseridad. Sunod-sunod na paglunok naman ng laway ang ginawa ko, lalo na nang makita kong bumaba ang tingin niya sa lobby ko. Nakita ko rin ang pagtaas at baba ng Adam's apple niya na para bang may gusto siyang gawin. Para akong nagugat sa kinauupuan ko nang mapansin na dahan-dahang lumalapit ang mukha niya sa akin, at hindi naman ako inosente para hindi alam ang mangyayari. Hanggang sa sobrang lapit na ng mukha niya sa akin, at amoy na amoy ko na ang mabango niyang hininga. Kung kailan magdadampi na ang mga lobby namin, ay saka muling umikot ang Ferris wheel. Pareho naman kaming nagulat sa nangyari at tila bumalik sa realidad. Dala ng labis na kaba ay sabay pa kaming napabitaw sa kamay ng isa't isa na magkahawak pa rin pala. Wala nang nagsalita sa amin pagkatapos nun, pareho na lang kaming tumingin sa kawalan at hindi na makatingin pa sa isa't isa. I mean, sino ba naman ang hindi may ilang imuntik na kaming maghalikan sa Ferris wheel, hindi ba? Nang makababa na kami ni Troy sa Ferris wheel ay parang ang awkward pa rin ng lahat. Kapag mapapalingon kami sa isa't isa, ay agad din kaming iiwas. Kahit nang makauwi at makabalik na kami sa apartment niya ay ganun pa rin. Troy, okay lang ba tayo? Tanong ko pa nang makapasok na kami. Oo naman, bakit naman hindi tayo magiging okay? Tanong niya at pilit pang tumawa. Hindi kasi, napansin ko na parang ang awkward na, kasi alam mo na, yung nangyari kanina sa Ferris wheel, hindi ba? May halong kaba na saad ko. May nangyari ba? Tanong niya kunwari tapos ay pilit na namang tumawa. Ano kasi, medyo napagod at nahilo ako doon, magpapahinga na ako, dagdag pa niya na parang kinakabahan, tapos ay halos tumakbo na siya papasok sa kwarto niya at isinara ang pinto. Ako naman ay napabuntong hininga na lang bago umupo sa kama. Nag-aalala ako na biglang naging awkward ang pagitan namin ni Troy, pero parang baliw din na napangiti at bahagya pang napahawak sa lobby ko nang maalala ang nangyari, kahit pa hindi talaga natuloy ang halik, pakiramdam ko ay parang natuloy pa rin. Lalo na't ramdam na ramdam ko pa ang init at bango ng hininga niya. Mababaliw na ata ako dahil sa'yo, Troy, bulong ko pa sa sarili ko, bago ibinagsak ang sarili ko sa kama na nasa lapag at nagpagulong-gulong doon. Gusto kong sumigaw dahil sa kilig, lalo na nang maalala ang mga sinabi niya bago niya ako muntikang halikan. Teka, ang ibig sabihin ba nito ay nahuhulog na siya sa akin?
O baka naman may gusto na rin siya sa akin, pero hindi lang niya maamin kasi nga ni minsan, hindi pa siya nagkakagusto sa isang kagaya ko? Kasi hindi ba, buong buhay niya alam niya na straight siya at sa babae lang nagkakagusto, saad ko pa sa isip ko? Pero teka lang, paano kung straight talaga siya at confused lang sa nararamdaman niya kasi lagi kaming magkasama? Posible ba na magustuhan talaga niya ako? Hindi ko na talaga alam. Sa kaiisip ng mga nangyari, hindi ko naalala na nakatulog na pala ako. Nagising ako sa sumunod na araw, nawala si Troy sa apartment. Tinignan ko siya sa kwarto niya, sa may terasa, o sa likod ng bahay, baka sakaling makita ko siya doon na nag-workout, pero hindi ko naman siya nakita. Pero may nakahanda naman ng agahan sa mesa. Nung una ang inisip ko ay baka naglaro lang siya ng basketball kasama ang tropa niya, at babalik din siya bago ang lunch, pero hindi naman yun nangyari. Kung kagabi ay kinikilig ako, ngayon naman ay nanlulumo ako sa ideya na umiiwas siya sa akin dahil sa mga nangyari. Pakiramdam ko ay nangyari na ang ganito. Pero kung nung una ay umiwas siya dahil sa pagsisinungaling ko sa kanya, ngayon naman ay umiiwas siya dahil nga sa nangyari sa Ferris wheel. Alas 6 na yun ang gabi nang umuwi si Troy, nang makita niya akong nakaupo sa sofa ay tipid lang siyang umiti sa akin. Maghapon kang wala dito, saan ka ba nagpunta ha? Ni hindi ka man lang nagsabi na aalis ka, alam mo bang may naiwan kang kaibigan dito na nag-aalala sa'yo, agad na saad ko pa. Para ka namang magulang na pinapagalitan ng anak, may pinuntahan lang akong kaibigan, sagot naman niya at peke pang tumawa. Sige na, magpapahinga na ako, medyo napagod kasi ako sa biyahe, dagdag pa niya. May pinuntahan, o umiiwas ka na naman sa akin, tanong ko, kaya ba hagya siyang natigilan? At bakit naman ako iiwas sa iyo? Tanong niya pabalik, kunwari ay nag-iisip siya at walang ideya sa sinasabi ko, pero alam kong umaarte lang siya kasi ay hindi siya marunong magsinungaling. Hindi ko alam Troy, bakit hindi mo sabihin sa akin ang rason, sagot ko naman. Agad naman siyang natigilan, tapos ay napabuntong hininga pa, na para bang iniisip niyang mabuti kung ano ang sasabihin niya. Pasensya na Priyam, lasing lang ako kagabi, ni hindi ko nga alam kung bakit at paano ko nasabi at nagawa ang mga iyon, mababa ang boses na wika niya. Hindi ko natatandaan na lasing ka kagabi, giit ko. Hindi ba umiinom ako ng beer bago kayo umalis ni June, nakatatlong beer ako bago ko kayo sinundan, sagot niya na parang ayaw magpatalo. Pero hindi ba, sabi nila kapag lasing tayo saka natin nasasabi o nagagawa yung mga bagay na hindi natin kayang gawin kapag normal tayo. Kasi kapag lasing tayo saka tayo nagkakaroon ng lakas ng loob na magpakatotoo, giit ko naman, na parang may gustong marinig mula sa kanya, o mapatunayan. Baka hindi talaga ako lasing, baka masyado lang akong nahilo sa pag-ikot ng pambatang rides na yon, giit ulit niya, kahit pahalatang nagsisinungaling siya. Dahil doon ay napabuntong hininga naman ako. Bakit hindi mo nalang aminin na umiiwas ka, hindi yung ang dami mo pang dahilan kahit na halatang nagsisinungaling ka naman, nanlulumo na wika ko, dahil doon ay napabuntong hininga rin siya bago tumango. Oo Priyam, umiiwas ako at pasensya na. Alam ko kasi na mali ang nagawa ko kagabi, at hindi ko talaga alam kung bakit ko nagawa yon. Hindi ko lang naman gusto na paasahin ka, hindi ko gusto na baka mabigyan mo yon ng maling kahulugan, kasi hindi ko gusto na masaktan ka, paliwanag naman niya. Muntik mo na akong hinalikan kagabi Troy, anong gusto mong isipin o maramdaman ko, nalilito na tanong ko. Iyan mismo ang sinasabi ko, kaya nga umiiwas ako at humihingi ng pasensya ngayon, kasi nagkamali ako, giit niya. Anong mali doon, nalilito na tanong ko pa. Iyon mismo ang mali Priyam, kasi hindi pwedeng mangyari yun, kasi lalaki ako, kasi magkaibigan lang dapat tayo, frustrated na saad pa niya, kaya mariin na lang akong napapikit bago pilit na umiti at tumango. Alam mo, hindi na kita maintindihan. Pero sige na lang Troy, pagsuko ko naman, na parang sinasabi ko sa kanyang napapagod na akong magpaliwanag sa kanya, at ipaintindi na walang mali sa nangyari at walang mali na magpakatotoo sa nararamdaman.
Pero sa huli, kung nalito nga lang siya, at kung gusto niyang maniwala na mali nga yun, wala naman akong ibang magagawa kung hindi ang hayaan siya na maniwala kung alin ang alam niyang tama. Magpahinga ka na Troy, magpapahangin lang ako saglit, saad ko pa bago pilit na umiti at naglakad na palabas ng apartment. Nakita ko ang pag-aalala sa mukha niya, na para bang gusto niya akong sundan o habulin, pero sa huli ay hindi rin niya ginawa at nakayuko na lang na naglakad papasok sa kwarto. Sa sumunod na araw, okay naman kami ni Troy. Sabay kaming kumain ng agahan at nag-uusap din naman, pero alam ko na may nagbago. Medyo awkward pa rin kasi, at hindi gaya ng dati na umaga pa lang ay nag-aasaran, biruan at nagsasagutan na kami. Priyam, pagtawag niya sa pangalan ko pagkatapos naming kumain, habang naglilinis ako ng mga pinagkainan namin. Bahagya naman akong lumingon sa kanya at hinintay ang sunod niyang sasabihin. Gusto mo bang magpunta sa bayan? May halong pag-aalangan na tanong niya. Anong gagawin natin doon? Tanong ko. Bibili lang sana ng mga prutas, at kahit na anong pwede nating maihanda sa pagsalubong sa bagong taon mamaya, saad niya. Saka ko napagtanto na December 31 na nga pala, ni hindi ko talaga napapansin ang mabilis na paglipas ng bawat araw. Ikaw na lang siguro Troy, parang ayaw kong lumabas ngayon eh, sagot ko naman bago ibinalik ang atensyon sa ginagawa. Anong gusto mong ihanda mamaya, o may gusto ka bang ipabili sa akin, saad pa niya, na para bang pinipilit niyang maging normal ulit ang lahat at mawala ang ilang namin sa isa't isa. Hindi Troy wala, okay lang ako, ikaw na ang bahala, sagot ko tapos ay pilit pang umiti. Alam kong ako mismo ang nagsabi sa kanya na gusto kong gawing masaya ang Pasko at bagong taon namin dito, kahit na kaming dalawa lang. Kasi nga hindi talaga namin alam kung ito na ba ang huli, at hindi sa nag-iinarte ako, pero parang wala talaga ako sa mood na mag-celebrate. Aminado kasi ako na nasaktan ako sa naging pag-uusap namin kagabi, may parte sa akin ang umasa na may nararamdaman na rin siya para sa akin, kahit na papaano. At alam ko na kasalanan ko naman yun, kasi ako rin mismo itong ilang beses nang sinabi sa sarili ko na hindi dapat ako umasa, kasi nga bukod sa imposible, ay aalis din naman ako sa panahong ito, pero kinain ko lang din ang sarili kong salita. Magiging ganito na lang ba tayo dahil sa isang pagkakamali Priyam, tanong pa niya, kaya muli akong natigilan. Pagkakamali. Iyon lang talaga ang tingin niya sa nangyari. Ganun pa man ay pilit pa rin akong umiti bago muling tumingin sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Okay naman tayo ah, wala lang talaga ako sa mood na lumabas, kaya ikaw na ang bahala kung anong gusto mong ihanda mamaya, mahinahon na saad ko naman. Napailing naman siya sa sinabi ko, bago naglakad na palabas ng bahay na tila ba desmayado. Hinayaan ko naman siya. At nang araw na yon, maghapon ko ulit siyang hindi nakita. Ang akala ko nga ay sasaglit lang siya sa bayan, pero dumating ang gabi na hindi pa rin siya bumabalik. Dumating pa ang alas 11 ng gabi, isang oras bago sumapit ang bagong taon pero wala pa rin siya. Hindi na ako umasa na kasama ko siyang sasalubong sa bagong taon, kaya naman kesa wala akong gawin at magmokmok lang doon ay nagpa siya akong lumabas at maglakad. Nagpa siya ako na magpunta sa bahay ni na Lola Agnes, hindi ako lumapit sa gate, tinignan at pinanood ko lang sila mula sa malayo. Napangiti ako kasi nakita ko sila ng mga magulang niya na masaya sa bakuran nila, kasama nga rin nila si Lolo Adolfo na nag-iihaw ng kung ano-ano. Siguro ay alam na ng mga magulang nila ang tungkol sa relasyon nila, at sobrang masaya ako para sa kanila. Nanatili lang ako doon ng ilang minuto, at nagpa siya akong magpunta na lang sa bakanteng lote na pagmamay-ari ni Lolo Adolfo. Tutal sinabi naman niya na pwede daw akong magpunta dito kahit na anong oras ko gusto. Medyo madilim na sa lugar na yon, pero may konting liwanag pa rin naman na nagmumula sa mga posteng may ilaw sa mismong daan. Nagpa siya ako na umupo sa ilalim ng malaking puno ng akasya at doon nagpahangin, hindi ko alam kung gaano ako katagal doon, pero hindi ako umalis kasi ay mas na-enjoy ko ang katahimikan.
10 minuto bago sumapit ang alas 12, kumunat ang noo ko nang makita si Troy na umiiyak. Hindi ko alam kung paano niya ako nahanap sa bakanteng lote na ito, pero agad akong napatayo para salubungin ang paglapit niya sa akin. Bakit ka umiiyak? Anong nangyari? Nag-aalala na sa ad ko. Imbes na sumagot ay mas lumapit pa siya sa akin at niyakap niya ako ng mahigpit. Muntik nang mangyari at magkatotoo ang sinabi mo, Priyam, bulong niya. Muntik ko nang magawa, hindi ko alam kung ano ang pumasok sa isip ko, hindi ko sinasadya, umiiyak na dagdag pa niya. Teka nga Troy, hindi kita maintindihan, ano bang sinasabi mo, nalilito na tanong ko naman. Si Agnes, umiiyak na saad niya bago bahagyang kumawala sa akin. Pinuntahan ko siya at tinanong kung pwede kaming mag-usap na kaming dalawa lang, sumama siya sa akin Priyam, at sinubukan ko siyang halikan pero umiwas siya Priyam, saad pa niya kaya bahagyang umawang ang lobby ko. Sinubukan ko siyang pilitin, at natauhan lang ako nang umiiyak na siya. Priyam, hindi ko sinasadya, hindi ko alam kung bakit at paano ko nagawa yon. Basta ang alam ko naguguluhan ang isip ko, dagdag pa niya. Hindi naman ako makapagsalita, pero maya-maya pa ay nagulat ako nang may marahas na humila sa kanya. Sa paglingon niya sa lalaki ay agad naming nakita si Lolo Adolfo na halatang nagagalit sa kanya, tapos ay agad niyang sinuntok sa mukha si Troy. Walang hiya kang hayop ka, kung may balak kang itapon ang buhay mo, huwag ka nang mandadamay ng iba, sigaw pa ni Lolo Adolfo, bago lumapit kay Troy na nakahiga sa damuhan at pinagsusuntok niya ito sa mukha. Pinagkatiwalaan ka ni Agnes, at itinuring na kaibigan, kaya paano mo nagawa yon sa kanya, hayop ka? Mapapatay kita, sigaw pa nito. Agad akong napaiyak dahil sa nangyayari, hindi ko alam kung ano ang pumasok sa isip ko pero mabilis akong lumapit kay Lolo Adolfo at niyakap ko siya sa likod, para hilain at ilayo kay Troy na tahimik lang na umiiyak at hinahayaan si Lolo na saktan siya. Tama na please, tama na, umiiyak na sa ad ko. Hindi Priyam, bitawan mo ako, papatayin ko ang hayop na yan bago pa siya may magawang hindi maganda kay Agnes, sigaw pa ni Lolo na pilit ko makawala sa mahigpit kong pagkakayakap sa kanya. Adolfo, tumigil ka na, narinig naming sigaw ni Lola Agnes, kaya tila huminahon si Lolo at tumayo ng maayos. Wala namang nangyari na hindi maganda sa akin eh, kaya tumigil ka na at huwag na nating palakihin pa ito. Ganito ba natin sasalubungin ang bagong taon, umiiyak din na tanong nito. Sabay-sabay naman kaming napalingon kay Troy na biglang lumuhad sa damuhan, habang patuloy sa pagluha ang mga mata. Napakaswerte mong hayop ka, kasi kahit pa hayop ka may mga tao pa rin na totoong may pakialam sa'yo. Mahiya ka naman sa sarili mo, sigaw pa ni Lolo Adolfo kay Troy habang dinuduro niya ito. Hindi ko sinasadya, patawarin mo ako Agnes, hindi ko sinasadya, umiiyak na sa ad niya. Huwag kang mag-alala Troy, maliban sa ating apat, walang ibang makakaalam nitong nangyari. Kasi kahit na papaano hindi ko pa rin gusto na mas masira ang pangalan mo sa mga tao, mababa ang boses na saad naman ni Lola. Pero Troy, pasensya ka na rin pero hindi na kita kayang ituring o tignan man lang bilang isang kaibigan. Magmula ngayon, nakikiusap ako na huwag ka nang lalapit pa ulit sa akin, dagdag pa niya kaya agad akong napasinghap. Agad akong napalingon kay Troy na nakaluhod pa rin, habang nakayuko at patuloy sa pag-iyak. Awang-awa ako sa kanya, pero alam ko naman kasi na siya ang mali dito. Kung hindi mo kayang mahiya sa ibang tao at sa sarili mo, mahiya ka sa pinsan mo na sobrang apektado sa mga maling desisyon mo sa buhay, Troy. Magpasalamat ka't may respeto kami kay Priyam, sa susunod na lumapit ka pa kay Agnes, magpasensyahan tayo pero mapapatay na talaga kita, nagbabanta na saad pa ni Lolo Adolfo, bago tumingin sa akin. Pagpasensyahan mo na rin ako Priyam at masyado lang akong nadala ng emosyon, saad pa niya, tapos ay hinawakan na niya ang kamay ni Lola Agnes, at hinila na niya ito paalis. Nang kaming dalawa na lang ni Troy ang naiwan doon, ay agad akong lumapit sa kanya at niyakap ko siya ng mahigpit. Bakit mo ba kasi ginawa yon ha? Hindi ka ba nag-iisip? Umiiyak na sigaw ko, pero yakap ko naman siya ng mahigpit.
Hindi ko sinasadya, Priyam, bulong naman niya. Gusto ko lang namang patunayan sa sarili ko na nalilito lang ako sa nararamdaman ko, kasi lalaki ako, at si Agnes lang dapat ang gusto ko, dagdag pa niya, dahil doon ay agad akong natigilan, bahagya pa akong lumayo sa kanya para maharap ko siya ng maayos. Kasi alam ko na hindi dapat tama na gusto kitang hagkan, kasi magkaibigan tayo, kasi ay pareho tayong lalaki. At hindi ko gusto na ganito ang nararamdaman ko. Kaya sinubukan ko siyang halikan, kasi umaasa ako na sa ganong paraan, babalik yung dati kong nararamdaman. Mas madali sa akin yon eh, lumuluha ang mata na paliwanag pa niya. Nahanap mo ba ang sagot sa gusto mong mangyari? Mababa ang boses na tanong ko. Muli na naman kaming nagkatitigan ng mata sa mata, at imbes na sumagot ay agad siyang lumapit sa akin, tapos ay hinalikan niya ako sa lobby, bagay na siyang kinagulat ko. Pakiramdam ko ay nagulantang ang buong pagkatao ko sa nangyari, pero hindi naman ako lumayo. Hinayaan ko siyang halikan ako, hanggang sa maya-maya pa ay nahanap ko na lang din ang sarili ko na sinusuklian ang halik niya sa akin. Kasabay nun, ay ang malakas at maingay na mga paputok na nagsisilipara na sa kalangitan. Pero hindi namin pinansin yun, para kaming nawala ng pakialam sa paligid namin pansamantala. Ganun pa man ay ramdam na ramdam namin ang init ng presensya ng isa't isa.